Yun, magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa panibago nating game review. And today ang i-review natin ay CryptoCars. Okay, so before we start, sasabihin ko lang na this is a paid promotion para sa laro na ito. Okay, binabayaran nila ako para iparating sa inyo na itong CryptoCars ay nag-exist. Whether to invest or to play this game, to invest in this game or to play the game is totally up to you, okay? Lahat ng sasabihin ko dito ay hindi financial advice. Bali, ang ipapakita ko lang dito kung ano yung makita natin sa website, sino-sino yung team nila, sino-sino yung mga devs, ano yung mga nakasulat sa white paper nila, and paano laruin yung laro. And basta, ayun yung papakita ko sa inyo, mga mechanics lang. Hindi ko siya pinopromote as investment. Yan, this is not an investment advice, okay? Yan, so little disclaimer lang para malinaw tayo bago ako magsimula and bago kayo mag-interpret ng mga sasabihin ko. Okay, game. So, CryptoCars. So, CryptoCars ay nasa Binance Smart Chain. So, ang kagandahan sa Binance Smart Chain, again, mas mababa ang gas fees pag nasa Binance Smart Chain ka. Alam naman natin lahat yan. So, para ma-add nyo yung token ng CryptoCars ay kailangan nyong i-add token nyo tapos i-input nyo tong ilagay nyo itong contract address niya. Nakalagay naman na para hindi na tayo maligaw. Ayan, so add token lang kayo, then contact address, i-paste nyo lang. So automatically na mapipil yung mapipil na yung token symbol, tsaka token decimal. Ayan, automatic na yon. Pero in this case, kasi nga ay nalagay ko na siya kanina, okay na siya. Ayan, so makikita na natin, meron na rin akong C-card. Tuturuan ko kayo mamaya kung paano mamili at paano mag-withdraw ng C-card nyo or yung CryptoCars token nyo. Okay, so pag pinindot nyo to guys, yung play game, dito, kasi ito yung una nyo makikita eh. By the way, yung website is cryptocars.me. Ayan, so pag pinindot nyo to, yung play game, didirect kayo papunta dito. Ayan, sa game tab nila. Okay, so pwede dito makikita natin, cars, staking, tsaka marketplace. Ayan, so pag pinindot mo yung cars, makikita natin yung mga list ng cars na meron ka, then pwede kang sumali sa mga races. Mamaya tatry natin yan. Staking, ayan, pwede kang mag-stake ng car mo, ng token mo. And ito yung promise nila na pwedeng balik. Ayan. So hindi yan stable, pabago-bago yan. So huwag din kayo masyadong mag-focus diyan. Okay? So marketplace, ito na yung mga tinitindang kotse ng iba't ibang tao, no. So mamaya bibili tayo. Ayan, bibili tayo mamaya ng kotse. Okay, medyo nagmahal na yung kotse, no. Kanina mga 250 meron akong nakikitang pwedeng bilhin pero ngayon medyo nagmahal. Ayan. So mamaya siguro bibili tayo, siguro isa muna. Okay. So ito, balik tayo dito sa cryptocars.me, yung main website nila. Ayan. So makita natin the road to champion. So dito pinapakita lang yung mga milestone nila this August. So, noong August 20, nakapag whitelist sila, tsaka nakapag pre-sale sila ng 4 million CryptoCars token. Or yung 4% ng total supply. So, $0.05 nila binenta isa. Then, noong August 21, nag-open sila sa public, naglista sila sa PancakeSwap. Nilista nila yung 8 million C-card token nila at $0.06. Okay. August 22 naman, na-open yung feature ng staking ng car o ng token. Ito nga yun, yung sa staking. Ayan. Then, August 25, open feature ng virtual races for farming. So, ito yung pag meron ka ng kotse, mamaya matatry natin to yung pag-race. August 30, na-open na nila yung marketplace. So, nakita natin, meron ng marketplace na gumagana. So, sa makatawid, sumatotal, na-achieve nila tong lahat on time. Itong mga milestones nila na tinatawag. Then, ang next nilang milestone is for September 10 na ma-launch ito sa mobile version, Android and iOS. So, pwede siyang i-download sa Google Play and App Store. Ayan. Okay. So, gameplay, may players can participate in the PVP or PVC racing. So, player versus player. Player versus computer siguro yung PVC. Okay, ang pwede mo makuha, experience points, materials, and tokens. Yung materials, guys, pwede yung gamitin pang upgrade ng mga kotse. So, para lalakas lalo yung kotse mo. Mamaya,
titignan natin yung mga possible stats na pataasin dito sa kotse. So when you gain enough cars experience points, you can use materials to upgrade them. Ayan. So sinasabi nga, pwede mag-upgrade. Eto, yung mga stats na pwede. Speed, power, drift, at saka fuel. Ayan, bawat isa na yan, may epekto yan para manalo ka sa laro. Okay, buy, sell cars. So yun, sa marketplace. Ito yung mga NFT cars. Ito yung mga itsura niya. So, first look, nung nakita ko itong mga kotse na to, sabi ko, ang ganda. Para akong binibigyan ng retro look o retro feels. Parang ganun. Parang old school vibes yung pinapakita niya. So ito maganda, no? Speedy 2 na. Parang gusto ko nga bilhin yan eh. Ayan. So baka mamaya ganyan na lang bilhin ko kaysa common-common kasi ang mahal na rin ng mga common eh. Kasi nung una, 250 lang meron na. Pero ngayon, nakita natin, tingnan natin kung makakabili tayo ng rare. 895, so hindi ko kaya pala. So bibili lang tayo ng supercar, 500, 600. Okay, so tignan natin kung anong kaya natin bilhin mamaya. Ito may parang kotse ni Mr. Bean pa dito, no? Tsaka ito, parang 86, medyo. Ayan, ang daming magaganda, may jeep po. Ayan, parang retrong-retro yung itsura ng mga kotse. So, wala lang, parang gusto ko lang itsura niya. Texture ng graphics is maganda. Napaka-simple pero effective kasi... maganda siya tignan. Pleasant siya sa mata. Hindi siya yung over-design ng mga kotse-kotse na sobrang customized. Ito parang bumabalik ka sa 80s, 70s feels na ano ng mga kotse. Pero dito, ewan ko ano to. Pangkaisan to papayata itong mga gantong kotse, no? Ayan. So, ito yung team. Ang team nila is from Vietnam, lahat. So, ang sabi nila, guys, is naging part sila ng Genshin Impact at Game Loft. So, ayun, pwede nyong maggawa kayo ng further research tungkol dito kasi hindi ko rin sigurado. Kasi upon opening itong mga LinkedIn account nila, ayan, medyo mababa yung followings eh. Ayan, 9 lang yung connection ni Litran. And, ito medyo hindi masyado kita. Pero same school sila usually. Itong mga to, lahat sila graduate doon sa Vietnam. Na ang school nila itong Bac Hoa University. Ayan. Ho Chi Minh University of Technology. Ayan. Diyan sila galing lahat. Lahat computer science. Itong tatlong ano nila. Tatlong dev nila. Tapos itong designer. Siyempre ibang school na. Ayan. So sa white paper naman. Okay. Maganda yung pagkakagawa ng white paper nila. Napaka tidy. Tingnan. Kasi kulay puti lang eh. Plain na plain talaga. White paper talaga. And wala naman na nakita mga pangit na words. Ganon. Wala mga sablay-sablay na words. Siguro upon further investigation, titignan natin kung meron pa talaga. Ayan. Ayan. So, inspired by movie na Cars pala ito. Ng Walt Disney. Ayan. Eto, so PvP racing naman, players can challenge each other with 2, 5, or 10 players racing. So yan, pwede pala no, na marami kang kalaban. Siguro pag mas marami kang kalaban, mas marami yung premyo or reward. Pag dalawa lang kayo o tatlo lang kayo, syempre, diba? Mas onti siguro reward. Ayan. So, pag sa PBC Racing or Player vs. Computer, pwede kayong mag-join ng 5 karera kada araw. Ayan, dito naman sa PBP Racing, wala naman siya sinabi na specific kung mayroon ba limit o wala. Pero itong virtual races, nakadepende sa fuel mo. So, meron kang mag-spend ka ng 15 fuels bawat laban. And, pag bawat yung depende sa kotse mo, depende sa kotse mo kung gaano kadami yung magiging fuel mo. Ito, so fuel ng classic and common is fixed at 60. Supercar 75, rare is fixed at 90. Ayan. So ito yung mga reward. So pag first ka, kunyari 5 kayong magkakarera,
Pag first ka, 10 C-Car token plus 350 XP. 7.5 car naman pag second. 3.5 pag third. Pag fourth naman, 100 XP lang. Tapos yung mga price ng each race ay malalock ng 48 hours. So maganda siya, meron siyang lockdown period para hindi automatically nawi-withdraw lahat ng money na na-earn sa pagkarera. So parang may lockdown period lang siya na 2 days. Yung bawat karera to, ah, hindi to yung kunyari nag-withdraw ka ngayon, after 2 days makaka-withdraw ka ulit. Parang ganun in a way, pero per race. Okay? Hindi katulad sa Axie, di ba? Pag time mo na mag-withdraw, kahit maglaro ka bukas, lahat ng mapa-farm mo doon, ma-withdraw mo na. Ito, kada race, kailangan mo talaga maghintay ng 2 araw para makuha mo yung reward para sa race na yon. Ayan. Okay, so I guess that's it naman. Ito, nabanggit ko na rin to na pag nag-upgrade ka, pwede mong taasan yung speed, power, tsaka drip, and fuel ng kotse mo. Marketplace, ayan. Tournament. Darating daw yung tournament. So, magkakaroon din ng tournament. So, maganda to, no? Ayan. So, nasabi ko naman din to kanina, no, ano. Ito yung ano nila, sidechain yata nila. Yung Big Chain DB. Ayan. Anyway. So, ito, sinasabi. Ito nga yung si Litran. Ito yung CEO nila. Okay. Ayan, graduated nga ng computer science sa Ho Chi Minh. Bacoa University, 2015. So, full-stack web developer siya for 2 years before leaving and developing a mobile application development team from 2017 to now. Ayan. So, from the beginning of 2021, nag-focus na siya sa crypto cars. Okay. Ayan. So, project niya na to nung start ng 2021. So, okay naman din yun kasi yung CEO na gusto natin, yung naka-focus dito sa game, yung walang masyadong ibang project. Diba? Okay, ano yan yung CTO nila? Ayan. So, ito ang medyo ano nila. Mabigat din tong ano, mga credentials nito ni Ano yan, no? He has been working with Litran since 2015 when he was still a junior majoring in computer science of HCM Bacoa University. He graduated in 2017. An Nguyen is a super developer. Some of his job title: BlackBerry app developer, Windows phone app developer, Tizen app developer, Android developer, iOS developer. Okay, full stack web developer. So okay siya, no? When it comes sa gaming talaga, sa mga apps, siya yung ano, parang siya yung super brain nila dito sa team. Ayan. So, ito naman si Damak, yung game developer. Ito yung nag-work with Gameloft. And siguro siya rin yung nag-work with Genshin Impact. Ayan, other Japanese companies. So, ito na ngayon. So, siya yung ano, siguro. Ito yung babantayan natin kung aalis ba to sa team o hindi. Kasi parang itong dalawa yung pinaka, ano eh, pinaka malupit dito sa grupo para sa akin. Comment lang naman yun. So, si Maidang naman, designer nila. Ayan. Roadmap, ayan, na-hit na nga nila yan, August 2021. Then, ayan, nabanggit ko na rin, September 10, maglalabas sila ng mobile version na pwedeng i-download sa Play Store tsaka Apple App Store. Okay, so ayan, nabanggit naman natin kanina yan. So, game, try na natin to. Okay? Wait lang. Okay, bago tayo mag-start pala. Saan pala bumibili ng token bago tayo magsimula? So, if you want to play this game, kailangan mo ng token, syempre. Punta kayo sa Pucoin. Ito, pucoin.app. Then, i-search nyo lang yung C-Car. Ito, C-Car. Ayan, crypto cars. Then, pwede na kayong i-connect nyo yung wallet nyo. Basta meron kayong BNB sa Binance Smart Chain nyo or sa MetaMask wallet nyo na naka-Binance Smart Chain. Ayan, pwede na kayo mag-trade ng C-Car. So, pwede ba akong ano? Na-try ko nga mamili. Ayan. Kukonnect natin yung wallet natin, tapos pwede magdadagdag tayo ng konting-konti lang para for the sake of showing lang kung paano mamili. Ayan, so meron na akong nakakonekta na ako
titignan ko. Actually, hindi ko pa masyado alam gamitin tong KuCoin. Kung paano ko siya i-trade. So, trade daw. Ayan. So, ilan kaya? Pwede kaya magdagdag ng 100? 0.09. Parang malahat pala. Malalahat pala yung ano ko. Malalahat pala yung BNB ko. So, 50 lang. Ayan. Magdadagdag lang tayo ng konti. Slippage lang. Ayan. 0.04. So, nagdagdag ako ng 50 CCAR. Kasi may 60 na ako eh. Ayan. Nagtira lang ako ng konti for the sake of gas fee if ever meron man pag nag-transfer. So, yan. Sa swap ko na. Ipindutin ko na yung swap. So, ganun lang din gagawin nyo pag gusto nyong mamili ng CCAR token. Ayan. Kukonfirm lang natin. Tapos, hintayin natin yan na lumabas. So, let's say yan. Damihan nyo yung ano, no? Siyempre, pag 50, medyo kulang yon. Yan. So, nabawasan na ako ng BNB. And yung CCAR ko, naging 650 na. Yan. So, pinakita ko, nag-add ako ng konti para alam nyo paano mamili. And ganun lang kasimple yon. So, punta na kayo sa game. Dito. Sa game website nila. Ito, pag nasa cryptocars.me kayo, punta kayo sa play game. Tapos, dito, pindutin nyo lang to. Itong nasa upper right, yung wallet nyo. Again, dapat nakakonnect na. So, then deposit CCAR. Ang i-deposit natin, syempre, 650. Then, okay natin yan. Tapos, confirm natin dito. Yan. So, mababa lang yung gas fee, guys. So, yan. Dine-deposit natin yung CCAR natin na 650. Diba? Ganun lang kadali. Sobrang smooth naman ng, ano, ng transaction. Lalo na sa Binance Smart Chain, sobrang mura pa ng gas fee, kaya maganda siya. Ayan, so pumasok na. Ganun lang kabilis, hindi na tayo kailangan mag-post ng video. So, 650 CCAR na meron na tayo. And punta tayo sa marketplace. So, ang pwede kong bilhin, kasi gusto ko dalawa mabili. Actually, gusto ko dalawa mabili ko, kaso kulang na ako. Tama ba? 380 times 2. 760, 650 lang yung ano ko. So, might as well, mamili na lang ako ng mamahaling kotse, no? Tama ba yun? Ayos ba yun? So, tingin tayo ng pinakamurang mamahalin na kotse. May ganun ba? filter natin. Sa rare tayo magsimula. Ah, okay. Kulang tayo sa rare. Gusto ko sana itong ano, speedy 2 na, oh. Parang ano, ganda. So, ano ba mas maganda? Classic kasi, 60 fuel. And common is 60 fuel din. San mas mura? Classic? Classic is 379, common is 380. Ang pinakamura. Okay, anong pinagkaiba nila? Titignan lang natin, ha. Honest review lang to. So, 153 yung power, speed is 152, 65 yung drip. Ito yung pinakamurang Delfini Classic. Sa common naman, 120, 157 speed, 46 drip. So, parang ano, hindi nalalayo yung ano nila. Hindi nalalayo yung stats nila. Ah, kasi level 9 to, sorry. Ayan, so level 9 na pala ito and zero fuel. Pwede pala ito, no? Gawin natin, siguro, mamili tayo ng rare car. Alam ko super rare. Dito ako nagtataka, no? Sa super rare car, medyo mura siya. Ayan. Tapos mababa yung ano, ala? Bakit ganon? Mababa naman yung ano, power and speed. Pero 75 energy. So, mas maganda nga kung dalawa mabibili ko. Kaso kulang yung ano natin. Kulang yung salapi natin. Alright. So, siguro bilhin na lang tayo. Ng level 10 na. Ito level 10 na. So, hindi na tayo masyado magpapakahirap. 400 lang din naman. Okay. So, for the sake of trying lang. Kaso ito, fuel zero. Di ba tayo makakafilter ng ano? Na may gasoline ng kasama? Ayan. So, if ever hindi natin ito matry, magre-reset naman daily yung energy o yung fuel. So, daily siya nagre-reset. And, ayan. So, sayang, no? Isa lang mabibili natin. Level 1. Okay, bili na lang tayo ng ano. Sige, ng mataas-taas na speed. Ito. Pang kay Santo Papa. Or ito. Ang hirap mamili, no? Kasi ang dami kong gusto. Classic or common. So, pwede rin ano tayo, 120, 157, tsaka 46. Ito, 380 rin naman. Mas mabilis siya, 146, 140, tsaka
48. Ito, yung pangkay Santo Papa na ito na isa, 380 lang din. Ano ba yan? Ang dami magaganda, tapos pare-pareho ng presyo. 140. Sorry ah, mag-ano ako ah, namimili talaga. Kasi sayang naman kung bibili na rin din tayo. Siyempre ah, using ko na yung pamimili. Kunti lang naman diferensya nila. Okay. Okay, so level 5 pa lang to. Itong mga to. Ayan. So siguro para pogi. Ayan. Para pogi yung kotse natin. Uy. Classic Aris M. Parang gusto ko tong Canis Minor ah. Pero pumapalag din tong Aris M. Sa totoo lang, no? Sa presyohan. Para pumapalag din sa itsura. Pero sige, para ano, for the sake of kapugian. Ayan, benta na, bilhin na natin, benta. Bilhin na natin tong ano, Canis Minor. Na pinakamura na Canis Minor sa market, level 5. Siguro naman, palag naman to dahil ito ay, ano ba to, common? Ay, mag-ano na tayo. Mag-supercar na tayo. Tingin ko mas malakas naman ang supercar eventually eh. Kung ganun, gagastos din naman tayo ng 400. Isang kotse lang din naman mabibili natin. So, gastosan na natin ng ano, ng supercar. So, yan. Nagdagdag naman tayo hanggang 650 naman yung budget natin eh. Ayan. Uy, ganda naman ito. Parang Ferrari. Okay. So, level 3 lang yun. So, dun tayo sa ano. Ito, level 10 na o, 650. Pero, level 1. So, tingnan natin level 630. So, 650 na tayo na true apple. Ito. Gastosin na natin to. Okay, tingin tayo dito, no? Nakakaano naman pumili. Bakit ganun? Bakit mas mahal yung rare? Dito ako nalilito, guys. Oh, gaganda kasi ng ano, no? Ang gaganda kasi ng rare. Pero yung super rare, ba't ganun? Ba't mura? Medyo nag-ano ako. Naguguluhanan ako. Parang gusto ko mamili ng ano, ng rare kaysa ng super rare. A supercar. So, baka hindi naman din basihan yung pagiging supercar. So, mas maganda pa. Pinakamaganda sigurong klase is rare. Okay. So, sayang wala tayong pera, no? Siguro mag-add na lang tayo in the future. Okay, for the sake of showing you how to play na lang, bili tayo na to ng Canis Minor. Pa-level na lang natin siya. So, mas maganda kung level 10 na. Sagad na natin. Ayan, ito level 10 na yung bibilin natin. Teka, level 10, level 10. 171, 162, 51. O, mababa ang drift nito. So, dito tayo, mataas yung speed at power. Ayan. May captcha pa sila, no? 4C, 7K. So, maganda, no? Pag binindot mo, hindi agad mabibili. Meron pang captcha na kasama. Ayan, buy car successful. Ayan, pwede na natin tong makita sa cars. Okay, wala tayong fuel. So, hindi nga natin, hindi natin malalaro sa ngayon. Pero, sayang, no? Sayang. Siguro babalikan natin bukas sa live stream natin kung paano maglaro nitong CryptoCars and doon sa live stream natin. Okay? Ito, papangako ko sa inyo. Yung sa live stream natin, mamimigay tayo ng isang kotse. Dito. Okay? Mamimigay tayo ng isang kotse and kung magkano pa yung matira ko na C-Car token, iaano rin natin. Ipapamigay natin. Itong 250 token na to. Hindi, sige. Isang kotse na lang muna. Tingnan natin kung paano mangyayari. Okay? Basta at least 200. At least 200 na C-Car token yung pwede kong ipamigay bukas. At least. Yan, sa magiging stream natin. Ang stream nito is for September 1. Okay? 9 PM to 11 PM. Yung magiging stream natin. Ipopost ko rin dito sa community ng channel natin na YouTube. So yan, sa description nitong video, papakiano ko rin yung details kung paano sumali and paano manalo ng isang kotse dito sa CryptoCars. So yan, di ba? Parang libang-libang lang.
Ayan. So, sayang hindi ko matatry yung laro kasi yung nabili nating kotse, walang gasolina. So, bukas pa yung ano nito. Bukas pa yata mag-update yung gasolina nito. And walang nagbebenta ng may gasolina. So, ginamit talaga muna nila, no? Bago nila binenta. Mahuhusay din. Anyway, ayan. Everyday naman nag-aano yung fuel na to. Hintay na lang natin. Okay. So, I guess that's it for this video. Magkakaroon tayo ng follow-up review. Okay, by the way, ito pala yung mga LinkedIn nila, no? Pinakita ko na pala to. Ayan. So, ayan. Magpa-follow-up tayo ng review sa live stream natin bukas. Okay, September 1, 2021. I-stream natin to. Maglalaro tayo and mamimigay tayo ng isang kotse or at least 200 C-car. So, depende sa inyo, no? Kung C-car o isang kotse. Titingnan natin kung paano. Baka kasi mahal na bukas yung mga kotse, baka ma-overpromise ako. So at least 200 C-car token yung pamimigay ko bukas. So pag-isipan natin kung 10 sa viewers na makakatanggap ng Tigto 20, magkano ba yung Tigto 20 na ano, sa coin, tingnan natin sa ano, sa CoinGecko, no? Kunyari 20 C-car, tingnan natin, baka naman pwede naman din. Kung 20 C-car pamamigay natin, so 400 36 pesos din yung ipamimigay natin. So, kung 200 yan, 4,360 rin. So, 10 ang pwede ko mamigay sa, ano, sa 10 tao. Okay? Ng 436 pesos each dito sa Seeker token. Ayan. So, see you guys bukas, no? Maraming salamat. And again, CryptoCars, no? CryptoCars yung game, CryptoCars.me. During our live stream, papakita ko sa inyo kung paano siya laruin and paano kayo mananalo ng 200 C-card token or ayan, depende kung paano tatakbo yung live stream. Kung 10 kayong mananalo na tigbebente or isang tao na ultra mega jackpot na ano, na 4,360 or 200 C-card token yung ipamimigay natin. And pwede pa akong mag-add kasi meron pa akong extra 250. Ayan. So, yun guys. See you. Kita-kita tayo bukas. Maraming salamat sa inyo. And see you on the next video.